day to day. And kain lang tayo ng almusal. Alam niyo ba ang almusal ko is itong tada. Ang tawag dito is smorgas torta. So, ito yung typical nilang traditional na, let's say traditional kasi lagi nila itong kinakain na cake. Para siyang, hindi siya cake eh, para siyang tinapay na malaki na pinagpatong-patong. Tapos may palaman siya, mayroon siyang toppings. Usually, ang toppings nila is shrimp, like that. And mayroon siyang pipino and basta para siyang patong-patong na pinagpatong-patong na white bread and then meron siyang boiled egg, meron siyang shrimp which is I like and meron din siyang mayonnaise and ham and dill na dahon. So pinagpatong-patong lang siya, ganyan yung kanilang traditional na cake. Parang lagi nila tong hinahanda especially kapag birthday, ganon. Eh, birthday nga ni Pangit kahapon, diba? So, yung nanay niya nagluto ng, hindi naman siya niluto, naggawa ng ganito. So, ito yung ngayon yung almusal ko today. Inuubos ko lang siya. Unlucky niya, tignan nyo naman. And ilalagay ko yung picture kung anong itsura niya para magkaroon kayo ng idea kung anong itsura niya as a whole para makita nyo siya. So, lagi itong ginagawa and I think uso din to sa, ay, uso. Ginagawa rin na lang sa Finland, sa Iceland, traditional na parang cake. Pero hindi siya totally cake. Diba yung usually yung cake sa atin, yung icing and chocolate, mga ganun-ganun dito, ganito. And siniserve to ng malamig. So, galing to sa loob ng ref. Masarap siya. Alam niyo, nung unang kain ko nito, parang ang weird kasi, alam niyo yung tinapay, may tomato rin pala siya, ayan. Minsan, kapag kung anong gusto nyong ilagay, meron. Sometimes, meron akong natang may lagyan nila ng olives. Or, kung medyo mayaman kayo, charot. Kung medyo mayaman sila, lalagyan nila yan ng caviar, mga ganon. Yung caviar yung malalaki. Ah. Meron din kasi ka dito na nabibili na caviar. And kape tayo. Dito kasi, may nabibili na parang, may nabibili rin kayo na caviar na yung nasa garapon, yung talagang fish egg. Meron din kayo mabibili na caviar like this, yung nakalagay siya sa ganito. Parang toothpaste, palaman din to. Especially kapag may mga hard bread. Alam nyo, mahilig sila kasi kumain dito ng mga yung ganito. Lalagyan din nila ng ganito and lalagyan nila ng something na fish or ganyan. Yun, kaya hindi din ako nagtataka na meron ding shrimp yung kanilang cake. So, ito, mura lang to. Mabibili nyo to kahit sa mga grocery store, yung caviar na paste-like yung consistency niya, ganyan. So, ayan, nakikita nyo. And, kung aamuyin nyo siya, is amoy malangsa rin siya. Para nga siyang caviar. Kapag nga, ano yung itlog ng isda, di ba? So, yun, wala pa tayong energy kasi kagigising lang natin. Wala pa tayong energy mag-film-film. Ewan ko, alam nyo, may araw talaga na tatamaan ka ng katamaran mag-film. Meron talagang isang araw na tatamarin ka mag-film na ayaw mo na mag-film. Parang ganun. Pero, pag naiisip mo naman na wala kang upload, parang nalulungkot ka na parang nakakalungkot na wala kang upload. Tapos, alam nyo, naiisipan ko na lang din minsan na mag-edit. Kapag nakikita ko na puno na yung USB ko. Actually ito, hindi ko siya mauubos. Binabalik ko lang siya sa ref. And alam niyo ba, si Panger, kapag nilabas niya na yung pagkain sa ref, hindi niya na yung kakainin ulit. Kunyari, may pagkain kami leftover. Kakainin niya, pero hindi niya kakainin lahat. Hindi niya umauubos, so hindi niya na yung ibabalik sa loob ng ref. Itatapon niya na kagad yun. Sabi ko nga sa kanya, huwag siya magsasayang ng pagkain. Minsan niloloko ko nga yun eh. Sabi ko sa kanya, ano, hindi siya makakatagal na tumira sa bundok kasi masyado siyang mapili. Alam niyo, at saka nagsasayang. Sabi ko sa kanya, huwag siya magsasayang kasi hindi kami nagsasayang ng pagkain. And lagi ko talaga sinasabi yun sa kanya. Buti naman naiintindihan naman niya. Hindi naman kami nag-aaway sa ganun. Lagi ko kung yun sinasabi sa kanya na kumuha lang siya ng gusto niya. Huwag siyang kukuha ng labis-labis na hindi niya makakain, na masisira niya kasi ayoko nga nang nasisiraan ng pagkain. As much as possible, gusto ko maubos siya. Ayoko na nasisiraan ng pagkain. Kaya nalulungkot ako. Naiinis ako minsan kapag nakikita ko na ganun yung ginagawa niya. Pero okay lang din naman kasi ganun naman siya. Hindi naman natin mababago yun. Na. Pag binalik ko to sa rep at nakita na naman niya sa rep, sasabihin niya, hindi pa to nauubos. Alam niyo ba yung ano namin dito, yung anong tawag dito? Vacuum. Okay lang naman ako na magwalis
Tambo. Actually, wala nga kaming walis tambo eh. Yung walis lang namin dito. Ang kaso kasi, ang hirap walisin kapag may carpet. Eh, may carpet kami dito tsaka dun sa labas. Sa baba din, may carpet din siya dun. Pero meron naman kami sariling vacuum dun sa baba. Dito, may sariling vacuum din dito. Kasi nga, ayaw namin yung aakyat, bababa, aakyat, bababa. At syempre, para meron na dun sa baba, meron na rin dito sa taas. Yung dito sa taas, yung luma na talagang vacuum yun. Alam niyo yun, feeling ko, kapag gagamitin ko siya, parang magliliyab na lang siya. Kulang na magliyab na yung vacuum kasi sobrang luma na niya and basag-basag na yung gilid niya. Although gumagana pa naman siya, kaya lang nakakatakot siya gamitin kasi nga ano, medyo old na siya and umiinit siya. Kaya yun yung pinag-iipunan ko, bibili ko ng vacuum sa YouTube video ko kasi wala kami ditong vacuum, ang hirap maglinis. Okay lang sa walis, kaya lang talaga ang walis hindi niya nakukuha yung mga balahibo ng pusa, 'di ba? Dito sa taas may pusa kami, sa baba may po kami yung aso. Ang hirap maglinis kapag may balahibo ng pusa. Especially now, dito sa taas, yung carpet dito, puro balayibo na ng pusa. Gusto ko na siyang kinangkayod ko siya ng panlinis ng bintana. Yung dating ginagawa ko, yung alam niyo yun, yung scraper, gina-scrape ko siya, yung ganun siya. So, ang bala kong bilihin na regalo ko sa sarili ko sa YouTube video ko, sa YouTube na sweldo ko, is yung vacuum. Kaya nag-iipon ako kasi ayoko naman magpabili kay pangit ang magpabili, diba? Siyempre, gusto ko ako din. Bibili rin ako ng sarili ko, no? So, bibili ko ng vacuum. Pag-iipunan ko talaga siya, promise. Sobrang hirap kaya maglinis kapag may alaga kayo kasi yung balahibo niya. And dito kasi, yung aso, nagsishred siya. Tsaka yung pusa, nagsishred din siya ng balahibo niya. Especially kapag malapit na mag-winter or pag-pa-summer kasi nagpapalit sila ng balahibo. Especially pag winter, ay pag summer kasi mainit, so naglalagas yung kanilang, anong tawag dito? May tawag dun sa balahibo nila eh, yung undercoat ba yung tawag dun? Undercoat, so nagsishred, kaya syempre madami balahibo, mahirap maglinis, yun ang problema. Kaya mag-iisip ako na kung anong vacuum ang mabibili ko sa sweldo ko. Talaga nag-iisip na yun. Pinag-iipunan ko siya talaga. Tingnan nyo na nangyari sa toge ko. Medyo malaki na siya. Tada! May toge na ako. Pwede na ako magluto ngayon ng ginisang toge. Actually, trinay ko lang siya. And natutuwa ako, medyo malaki na siya. Ang dami niya. Nagulat talaga ako. Ang dami niya. Tumubo siya ng bongga. Tingnan nyo. Tingnan nyo ang toge ko. Kapag sobre pa lang dami ng nilagay nyo is, ano tawag dito, pwede siyang mag-overcrowded sa lagayan niya. So, kailangan konti lang ilalagay nyo. Huwag sobrang madami. Pagtapos nyo siyang tanggalin sa lagayan, ganito na yung itsura niya. So, nakikita nyo na yung toge ko. Medyo maganda yung tubo niya. Natutuwa talaga ako. Alam nyo, ulam ko to later. Lilinisin nyo lang siya ng tama. Kasi nakatubo siya sa tissue. So, kailangan tatanggalin natin yung tissue sa ilalim niya. And then, lilinisin na natin yung ating toge. Di ko lang sure kung, oh yeah, medyo malaki na silang lahat. Pwede na siyang lutuin. Ganito na siya kalaki, oh. Ganito na siya kalaki. Pag tinignan nyo, sobrang malaki na yung tofu natin. Tofu. Tofu eh, no? Toge. Ayan na siya. Medyo nagkaroon na siya ng bulaklak. Nagkaroon siya ng dahon and medyo mahaba na yung stick niya. Pwede niyo siyang lutuin. So, para gusto niyo siyang maganda, lilinisin niyo siya and tatanggalin niyo yung ugat niya. Puputulin niyo yung ugat dito. Ganon din pa kayo magluto ng toge. Medyo mahaba kasi yung anyang ugat dito. So, puputulin niyo yung ugat niya. Hindi niyo dapat yan sasama. Depende sa inyo kung kinakain niyo ba yun. Pero kami iniisa-isa namin siya. Hindi namin siya nilalagay talaga sa pagkain namin yung ugat. Pinuputol namin siya. So, ganito na yung itsura niya, guys. Ito yung kanyang ilalim. Diba? So, ganyan na yung ilalim niya. Meron siyang, yung ugat ng toge, lumusot na siya sa tissue. So, tatanggalin lang natin yung tissue. And then, pwede na natin siyang linisin. Yun nga lang, iisa-isahin nyo yung paglinis neto kasi yung ugat, is tatanggalin natin. Kayo ba yung tipo na hindi nyo na tinatanggal yung ugat or nililinis nyo pa siya isa-isa? Kasi kami, talagang tinatanggal namin yung ugat neto. So, yan! Ito na yung ating toge. Ay, nakakatuwa. Yan ang ulam namin. So, ito, oh, nakita nyo?
Pwede kayong gumamit ng cotton, pero syempre, sayang naman yung cotton. Pwede naman tissue. So, ito na yung ating toge. Ganyan na yung itsura niya. Nakabaliktad lang siya. O, yun. So, pwede na natin siya ngayong linisin. Kakainin din to ni Matias kasi. Kaka, are you going to eat this, baby? No. When I cook it? No. With meat? No. Later? No. Or you want it to be in a spring rolls? No. We can make spring rolls. That too. We put it on everything. It's gonna be amazing! So, yeah, yun lang yung ating toge. Nakakatawa.